Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milat yun. Tayo mula dito sa ating video reaction, sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang bigla ang utos, Press Marcos, BP Sara, tinapos, Romualdez Subiri, tinatagong baho, nalantad na. At yung play na natin, wala naman ito. Muli hong binigyang din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa lahat at pagsusulong ho ng mga makabuluhang programa. Sa kanyang mensahe sa pagharap sa Filipino community sa Saudi Arabia, sinabi ho nitong ang layunin ng gobyerno ay patuloy na mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa at maging kabalikat sa pag-unlad. Ngayong linggo ay dinaluhan ng Pangulo ang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Summit sa bahagi ng Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Pakinggan po natin ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil miyembro po tayo ng ASEAN, ang Pilipinas ay talagang nais i-promote ang friendship at saka pagandahin ang relasyon ng ating mga iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga tinatawag na regional blocks. The Philippines' vibrant individual relationships with the GCC countries. Ang GCC countries, the Kingdom of Saudi Arabia, ang UAE, Qatar, Kuwait, the Sultanate of Oman, Bahrain, are special because of the millions of Filipinos who have worked and lived and continue to thrive here. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang malaking partisipasyon ng Filipino community sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Ito ay sa kabila ng umano yung mga sakripisyo ng bawat isa na malayo o mailayo sa kanilang mga pamilya sa lumpuyan ng mahabang panahon. Kaya naman hangad umano ng punong ehekutibo ang mabuting kalagayan para sa bawat manggagawa, hindi lamang sa Saudi Arabia, kundi maging sa iba pang mga pupuntahan ng ating mga bagong bayaning overseas Filipino workers. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito lamang sa Saudi Arabia, ang Pilipino ay baka malapit nang aabot ng 1 million. At dito sa Gulf States, 2.2 million ang Pilipino na nakakalat po diyan. Naaalala ko po that the tremendous impact that overseas Filipinos have had on the Filipino economy. I would be remiss, of course, if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered. Lahat po kayo ay nagsakripisyo, na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinoproseso na ang hindi pa nababayarang sahod ng mahigit sa 10,000 mga overseas Filipino workers na nakabase ho doon sa Saudi Arabia dati. Kasunod ho yan ang pagkalugi ng kanilang mga pinagtatrabahoang kumpanya noon pong kasagsagan ito ng coronavirus disease 2019. Sa sidelines ng ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, sinabi ho ng Pangulong Marcos na ito ang tiniyak ng Kingdom of Saudi Arabia sa kanya. Sa kasalukuyan, nalinis at naayos na ang listahan ng mga claimants at inaantay na lamang yaong mga detalye na maisa sa pinal sa panigo ng Saudi Arabia. Samantala, hindi pa masabi ng Pangulo kung kailan maibibigay ang mga hindi pa nababayarang sahod dahil nakadepende ito sa internal process ng Saudi Arabia. Kung maalala, una nang nangako si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman noon pong nakalipas na taon na maglalaan sila ng 2 bilyong riyal para huyan sa hindi pa nababayarang sahod ng nasa 10,000 mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa construction companies na nagdeklara ng pagkalugi. Sa ibang mga balita naman, nagbitiw bilang Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas na Bayan etong si Attorney Melvin Matibag. Ayon kay Attorney Matibag, ang desisyon niya ay resulta ho ng anyay malaking pagkakaiba sa opinyon ng mga lider ng naturang partido, lalong-lalo na ang alokasyon ng confidential funds. Anya, naniniwala siya na ang mga civilian offices katulad ho ng mga ng Office of the Vice President at ng Department of Education ay hindi dapat mabibigyan o nabibigyan ng confidential and intelligence fund. Para anya sa ikabubuti at para sa benepisyo ng partido, pinili niyang tumiwalag muna dahil sa hindi umano niya kayang maging miyembro ng isang partido na may ibang pananaw ang liderato nito. Nilinaw naman na Attorney Matibag na sa kabila ng pagkakaiba sa pananaw ukol sa confidential intelligence funds, wala umanong internal issue sa naturang partido. Tiniyak naman nito na bago ang kanyang pagbibitiw sa pwesto, nakausap muna niya si Vice Chairman Secretary Alfonso Cusi. Hanggang sa ngayon ay hinihintay pa ang official statement na ilalabas ng naturang grupo ukol pa rin po sa naging anunsyo nitong si Attorney Matibag. Samantala, si Attorney Matibag ay una hong itinalaga bilang acting cabinet secretary ilang buwan ho yan bago humatapos ang Duterte administration. At pumalit kay dating cabinet secretary, ngayon po ay chairman ng Civil Service Commission, Chairman Carlo Nograles.
Ipinadala naman ni Matibag ang kanyang liham kay Pangulong Rodrigo o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamagitan po yan ni PDP Laban National President at Palawan Representative Jose Pepito Alvarez. Malalang ilang araw bago nito ay una hong dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kahilingan ni Vice President Sara na Confidential Intelligence Fund sa ilalim po yan ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sorry to say mga lords, no, pero sa nakikita kong nangyayari ngayon, ginamit lang nila si VP Inday Sara para manalo. Ang nakikita ko ngayon, no, sa nangyayari ngayon na kumbaga ni-reject nila yung proposed budget ni VP Inday Sara para sa Department of Education, no, yung confidential funds, sa ginawa nila na ganyan, pinapakita nila sa mga tao, no, ang gusto nilang ipahiwatig is masama si VP Inday Sara, na mali ang ginawang proposal ni VP Inday Sara para sa Department of Education. Diba? Ganun yun eh. So talagang hindi nila susuportahan. And nakakalungkot lang mga lords, kasi yung mga taong ginamit si VP Inday Sara para manalo sa eleksyon, grabe, isa-isa na silang, diba, isa-isa na silang nang iwan sa ere. Diba? Lalo na yung si Tambaluslus. Sorry ah. Pangalawa yung si Zubiri. Kapalmox, no? Talagang ayaw nilang suportahan si VP Inday Sara sa gusto niyang mangyari sa Department of Education. Ang tanong ko lang sa inyo, no? Ang tanong ko lang sa Tambaluslos na yan, no, sa House of Representatives, at saka yung si Zubiri na yan, ano bang hawak nyo? Sige nga, ilan ang hawak nyo na mga tao, na mga manpower? Kasing dami ba sa Department of Education? Di ba? Kasi sa totoo lang, di ba, mantakin nyo mga lods? Sa totoo lang, no, logic lang eh. Malaki ang hinahawakan ngayon ni VP Inday Sara. DepEd nga siya eh, di ba? Sakop niya. Sige nga, kayo Zubiri, ikaw Tambaluslos. Ilang tao ba ang sakop mo? Ilang tao ba ang sakop nyo? Mas marami ba kay VP Inday Sara? Di ba? My God, ilang milyon ang estudyante. May teachers pa, DepEd personnel pa. Nag-iisip ba kayo? Tapos kini-question nyo? Saan mapupunta ang confidential fund? Saan gagamitin ni VP Inday Sara? Nag-iisip ba kayo? Sa kalaki ng sakop ni VP Inday Sara? Talaga ba? Di ba? Mapapaisip ka talaga eh, no? At ito pa mga lords, no? Ito talaga pinagtataka ko eh, no? The 331.9 million or almost 332 million, di ba? In the Senate's extraordinary and miscellaneous expenses. Imagine niyo mga lods, ha? 332 million, di ba? Extraordinary expenses. Ano ba yung extraordinary expenses, Zubiri? Ipaliwanag nyo nga sa amin. Kasi sa totoo lang, ako, nagigets ko yung confidential funds eh. Saan pagagamitan yun eh? Pero yung extraordinary funds, extraordinary expenses, para saan yun? Para saan yun? Ang laki-laki naman. Diba? Ngayon na hindi nyo na mapapakinabangan si VP Inday Sara, diba, hindi nyo na siya susuportahan, diba, sa kung ano ang gusto niyang mangyari, no? At kung ano ang gusto niyang inisyatibo sa Department of Education. Kanya-kanya na lang, sinabi pa niya dyan, no? Sabi pa niya. At sinabi pa dyan, no? Sinabi pa na ni Juan Miguel Zubiri, diba? He has been actively saying that confidential and intelligence funds should be for our military, police, and other uniformed personnel who protect our country from both internal and external security threats. Diba? So in short, hindi talaga nila susuportahan ang confidential funds ni VP Inday Sara, ang mga inisyatibo niya, and pinopro, diba, yung proposal niya, no, kung saan pagagamitan yung budget na yan. Hindi. Diba? Simple as that. Hindi talaga nila susuportahan. Kaya ngayon, pinagmumukha nilang, diba? Kaya ngayon, pinagmumukha nilang mali si VP Inday Sara, pinagmumukha nilang masama si VP Inday Sara.
naalala ko pa nung eleksyon, di ba? Yung si Zubiri. Sus! Ba, paka-plastic niyo. Pero sige lang. Sige lang, ganun naman talaga, di ba? Eh, Vice President lang si VP Inday Sara eh. Pero may araw din kayo, di ba? Yung agila namin, tatahimik-tahimik lang yan. Pero tumatrabaho yan, no? Hindi mayabang ang VP namin. Nagpapapaus lang siya. No, kumbaga, sinasabi niya lang ang mga plano niya. Pero, alam ko, no, alam ko na nag-o-observe lang yan si VP Inday Sara kung sino ang susuporta sa kanya at kung sino ang hindi. And tandaan niyo, halos lahat ng sinuportahan niya nanalo. At tandaan niyo rin, kapag sinabi niyang hindi kanya susuportahan, good luck. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita nga dyan. No? At ito yung mga ilang patungkol na balita nga sa ating Pangulong Marcos na kung saan yung tungkol nga sa ating mga OFW. Na kung saan ito yung mga ilang balita patungkol sa Saudi Arabia. At yung mga ilang mga naging pahayag niya nga dyan, no, mga kabalita natin. At ito pa nga mga kabalita natin yung ilang balita lang din sa pagbibitiw ni Attorney Melvin Matibag nga. Nagbitiw na bilang Secretary General ng PDP Laban ang isa sa mga sinaadya na balita. At dito pa nga mga kabalita natin yung patungkol nga kay Inday VP Sara, no, na tila nga ba'y unti-unti nga iniiwan na umano ito na nga dati niyang mga nakasama o yung mga kalyado niya, na tila nga ba'y unti-unti na nga tumatalikod, no, sa mga nagiging kaganapan, na talagang yung mga inisyatibo na naisipatupad ni Inday VP Sara eh hindi na nga umano sinusuportahan, lalong-lalo na daw umano itong sila Romualdez at itong ang siya Tubiri nga mga kabalita natin na kung saan eh tila nga daw umano rito eh ginamit na lamang umano itong si Inday VP Sara, no, sa naging pagpapahayag dyan, no, ni Mr. Real Talker nga na kung saan yan nga yung nagiging tugon dyan, no, na talagang umano itong si Inday VP Sara eh ginamit lamang para manalo sila nung panahon ng eleksyon. At tila nga ba ngayon eh iniiwan na sa area at hindi na talaga pinakikinggan yung nais o yung gusto nga ipatupad o yung gusto ngang mangyari ni Inday VP Sara, lalong-lalo na sa education nga mga kabalita natin, na kung saan tila nga ba itsapwera sa kanila itong si Inday VP Sara dahil nga tila nga ba nagamit na ito noong panahon ng eleksyon. At tila nga ba yan ang lumalabas na nagiging pahayag dyan, no, na itong si Inday VP Sara iniwan na nga sa ere at ginamit lamang ng kanyang mga kaalyado. Subalit nga itila nga ba itong si Inday VP Sara umano eh talagang itumatahimik lamang at talagang may mga plano na bigla na lamang bubulaga, no, sapagkat itong si Inday VP Sara hindi nga nagsasalita patungkol nga sa mga ginagawa sa kanya. At talagang yung mga batikos, yung mga kritiko, no, na tila nga ba talagang patuloy siyang binabato ng kung ano-ano eh. Hindi iniimikan ngayon ni Inday VP Sara at yung patungkol nga siyempre sa kanyang mga kaalyado na tila nga ba tinatabla na siya at talagang nilalaglag na siya eh talagang ito yung nagmamatsyag lamang umano itong si Inday VP Sara patungkol nga sa mga nagiging kaganapan dyan. At lalong-lalo na siyempre yung talagang pagputol sa kanyang confidential fan, yung mga talagang tumirada at talagang yung tuluyang nagpatanggal nito, eh talagang itong si Inday VP Sara eh talagang nakatatak ito. Minamatsyagan ito. Sa lahat na nangyari o ginawa nga nila patungkol nga kay Inday VP Sara, yan yung nagiging tugon dyan mga kabalita natin. Na tila nga ba talagang may panahon at may oras at may tamang pagkakataon. Huling makatikim sila ng hagupit nga ni Inday VP Sara o yung balik na talagang itatama rin sa kanila, no? Dahil patuloy nga na pinupolitika at gusto ngang siraan itong si Inday VP Sara ngayon, sapagkat nga ito yung sunod-sunod na batikos sa talagang yung hindi pagsuporta sa kanyang mga inisyatibo o yung mga nais niyang ipanukala mga kabalita natin eh tila nga ba nilalaglag at talagang itinatabla nga daw umano ng kanyang mga dating mga kaalyado. At tila nga ba walang imik at tahimik nga lang itong si Inday VP Sara patungkol nga sa mga nagiging kaganapan o nangyayari. At baka ay bigla na lamang syempre, no, na bumulaga o may mga isaad o mga ilabas itong si Inday VP Sara patungkol nga sa kanila. At yung iba pang mga patungkol na mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yung siyempre ay nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At siyempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yung mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.